gusto mong maging seller ni Shopee. So if yan yung mga tanong mo, ituturo ko sa inyo kung paano mag-upload ng orders, ano yung courier nila, ano yung process ng payments nila, ituturo ko sa inyo sa video na to. So wala kang kailangan, hindi mo kailangan ng any documents like BIR and ITR. So if you're interested of the video, so keep on watching. Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nga tayo maging seller ni Shopee. Disclaimer, this topic is hindi siya para sa lahat ha. Kasi may mga tao na ayaw nila ng mga online businesses. Kasi may mga nagko-comment, especially for me, na nagko-comment na, "Oy, bakit siya nag-online business? Is konti lang naman ang kikitain yan. Dito ako masaya." Ganun lang yun. If saan ka masaya is doon, guys. And by the way, actually, meron akong shop sa Shopee, which is nagsisell ako ng mga pre-loved items. And ituturo ko sa inyo, baka interested kayo. So kung ikaw ngayon ay may physical store ka and you're planning to expand your business online using this platform sa Shopee. So alam naman natin na Shopee is very convenient na platform both sa buyer and as seller. So kung meron ka ng account sa Shopee na ginagamit mo na pagbili ng mga items, pwede mo rin siyang gamitin para maging seller ka. So, ang first na kailangan natin pala dito is kailangan natin syempre ng cellphone, which is ngayon nanonood ka kasi I know interested ka. So, pag meron na kayong account nga sa Shopee, so pwede na siyang gamitin nyo as a seller. So, what you have to do is pupuntahan natin yung app. So, kung wala pa kayong account dun sa Shopee, so balik muna kayo at mag-download ng Shopee app. So, ang kailangan lang naman para makapag-download ka ng Shopee app is yung phone number mo, which is doon isi-send yung verification code and your address. Kasi whether you're a buyer or a seller, kailangan mo ng address kasi syempre doon ipapadala yung mga orders natin. At if you're a seller, which is ito yung focus natin for today, is doon pipick upin yung mga items natin na binibenta sa shop na to. So, hindi na tayo magpatagal pa. So, simulan na natin yung tutorial na to. So, first is kailangan natin ng internet nito. And, kailangan natin puntahan yung Shopee app natin. So, pagka-open natin ng app. So, papakita ko dyan sa gilid yung ginagawa ko dito. So, open lang natin yung app ng Shopee. So, assuming na meron na kayong account ng Shopee ha, nag-assume ako dito na meron na kayong account. Or kung wala pa, yun nga mag-download muna tayo. Then, pagka-open natin, wait lang, nag-hang siya guys. So, pag-open natin ng account natin, meron dito sa upper left corner, merong nakasulat na start selling. So, ipipress lang natin tong start selling and then pag-open yan, merong button na add products. So, sa add products, i-click din natin to. And then, dito, add photo. Add photo. So, sa add photo, ito yung product na ibibenta natin. So, touch natin siya. Then, mapunta tayo sa gallery. Then, hanapin natin yung product kung saan yun yung ipa-upload natin. So, mag-upload kayo ng mga product dito. For example, sa isang product, you have two colors, pwede siyang i-upload and ilagay nyo lang siya sa variations and colors. Pero, sa example ko ngayon is, I have to choose only one item. Yan. Pag nakapili na tayo ng picture, mark lang natin yung check. Tapos, mag-upload yung item. So, wait lang natin ng saglit. So, pwede nyo i-press yung mga item na i-view nyo kung okay lang yung quality ng pictures nyo. So, like me, yung mga binibenta ko is kailangan ko siyang bigyan ng front, back, side kasi pre-love nga yung pinibenta ko. And we make sure din na masatisfied yung buyers natin since nasa online tayo na shop and kailangan nating bigyan din ng hustisya yung payment na binigay nila sa atin. So, pwede nating palitan yung cover photo. So, i-click lang natin siya. Ito yung cover photo is ito yung makikita ng mga customers nyo kung magbabrowse sila sa Shopee at mag-search sila for example,
sample na to is bag, and ito yung magiging pinaka front line niya. At ang maganda nito is dapat maganda yung pictures niyo para makapag-attract ng customers to open your shop. So yan, ito yung gagawin natin na make as cover photo. So yan, naging cover photo na siya. And then sa product name natin, sa pagdating sa product name natin, kailangan natin ng specific characters dito. So ang maximum niya is 100 characters. So for example, this one, ang lalagay ko is red leather bag. Tapos lagyan ko siya ng pre-love. So yan, okay na siya. Hanggat hindi siya nagre-red, okay na yun siya. Sa product description, lagyan natin ng pre-love. So itong product description pala is paano, ano yung product mo, ano ang made of niya. So ito, pre-love, tapos leather. Tapos kunyari ito ay good as new. So hanggang hindi na itong magre-red, itong may more characters required, yan yung kailangan mo na sulatan pa siya. So good as new, and sulat na rin yung size, kunyari sa length niya, width, tapos yung length sulat natin 13 length. Yan nailan ko marunong mag-spell. So kulang pa siya, so kailangan natin siya ano, with pockets, compartment, sulatan natin yan. Hanggang sa hindi na ito mag-red yung more characters required. Tapos, see pictures provided. So, yan, natapos na natin maglagay ng product description. So, punta na naman tayo sa category. So, sa pag-choose ng category, meron na makikita dito, men's apparel, tapos pipiliin natin yung, kunyari, kasi ito ay bag ng pambabae, so pipili tayo women's bag. Tapos, lagyan natin dito, shoulder bag. Tapos, ano ba to? Hobo, ganyan. And then, dito sa brand niya. Kung wala namang brand yung item nyo, dito lang kayo sa no brand. Pero pag merong brand, is like, i-search nyo lang dito. So, lagyan natin no brand kasi wala tong brand. And then, yung nagre-red ito, lagyan natin anong material niya. So, ito is genuine leather siya. So, check lang natin yung genuine leather. Itong walang mga red na asterisk, pwede lang siya hindi lagyan yun ng tawag dito, ng information. And pwede din naman sulatan nyo ng color kung gusto nyo. Ito ang color niya is red. Tapos yung price, example yung price nito, lagay natin na $450, ganyan. Tapos stock, ito nag-iisang stock lang siya. So, syempre lagyan nyo lang ng 1. And dito tayo sa shipping weight and size. So, shipping weight naman, pag hindi naman ganun kabigat yung item nyo, pwede lang ilagay nyo 0.5 kilograms or 1. So, sa case na to, hindi naman siya ganun kabigat. So, lagyan ko lang siya ng 0.5. Paano ba? 0. Ilagay ko na lang ng 1 kilogram. Tapos, ito sa packaging size. Sa akin, hindi ko na siya nilalagyan ng packaging size kasi meron naman siyang binibigay yung mga courier free na yung pouch nila, at meron naman yung alam ko na kung ano ang magkakasya doon na mga items. So, huwag nyo lang yung isipin yung packaging size. So, next is dito tayo sa courier natin. So, sa area ko is binibigyan na ako or accessible siya sa dalawang courier. So, ang binigay ni Shopee sa akin is yung J&T and yung Gogo Express. Then, dito na part is kayo yung magde-decide kung saan yung i-on nyo. Meaning, pag i-on nyo to na button sa beside sa mga courier na to, is sila yung mapipick up. Depende na sa customer na mag-purchase ng item if ano yung courier ang gagamitin nila or ano yung available sa places nila.
So advice ko lang is mas better na kung ano yung courier na meron dyan na binigay ni Shopee is i-on nyo na lang, kasi hindi naman natin alam kung ang lugar ng pinag-orderan ng customer is meron ba silang available sa mga dalawa or tatlong mga courier na meron kayo. So at least one meron sila. So dapat i-on lang natin siya. So beside nito, i-on natin. On. Ay, sorry. It's not that. On natin yung Gogo Express. At saka yung JNP. Meron pala dito sa baba ang nakasulat is I will cover the shipping fee. So ang ibig sabihin niyan is yung mga seller ang magbabayad ng shipping fee sa mga products nila. So in my case, hindi ako nag-on sa button na to kasi konti lang yung tutubuin ko sa product na to. And kung kayo, kung gusto niyo kayo ang mag-shoulder sa shipping fee ng mga items is i-on niyo lang to at automatically mag-green siya. So, pag okay na to lahat at wala nang changes kayong gagawin, si-save nyo lang to. So, after that, babalik kayo dun sa page ng mga information ng products nyo. And then, i-review nyo lang kung wala nang kulang din at saka i-publish. So, before that, pwede nyo palang pag-publish, i-share nyo rin dun sa Facebook page nyo. Which is sa button sa baba. I-click nyo lang at i-key nyo lang yung page nyo sa Facebook at automatically, pag-upload nyo is mag-a-upload din siya at mag-a-appear din siya dun sa Facebook page nyo. So, yun lang yung first na gagawin natin. So, next is, paano nga ba kung meron na, for example, let's assume na meron na tayong order. So, excited na tayo, first time natin na merong order. Meron ng order, meron na nag-order sa shop natin. Ang mangyayari niyan is mag-notify si Shopee sa inyo na this product is sold out and you have to blah blah blah. Meron siya sasabihin at meron kang specific days na dapat lang, meron kasi silang limit, I don't know ilan na, mga 1 or 2 days na kailangan mo siyang ma-ship out kasi para iwas din sa penalty points. So, discuss ko yan siguro sa mga later or sa mga susunod na mga videos natin. So yan, nag-order na si buyer. So pagka-order niyan, so mag-arrange ka na ng pick-up. So pipiliin mo, depende. For example, you already had the Gogo Express and the JNT. So bibigyan ka nila ng days din. Pagka-click mo dyan, arrange shipping. Doon kasi yan, arrange shipping. Tapos, for example, today, Friday. Tapos, pagpipiliin ka nila ng Saturday at saka Monday. So, kung ano yung pinaka-closest days, kung, for example, your product naman is on hand, pwede nyo pipiliin yung Saturday na agad para mabilis lang ma-pick up ni rider at saka mabilis din ma-deliver sa customer. So, yan, pag na-pick up na, na-schedule mo na yung item sa pag-pick up Saturday. So, sa pag-pick up naman, paano ba? Paano yun? Paano yung pick up? Wala pa akong alalagayan. Meron silang specific na pouch na ibibigay and it's for free only. So, magdadala naman yung mga courier niya kung first time nyo lang. Meron ibibigay na mga pouches yung mga rider sa inyo. Bigyan kanila mga dalawa, ganyan. Depende sa kung ilan yung magiging pick up nila sa order mo. So, sa sticker naman, which is the label of the product, is sa akin, sa case ko, is nagdadala na yung mga rider ng mga label ng items ko kasi hindi naman ganun kalaki din yung business ko. Konti lang din naman. At sila na yung nagpiprint at sila na yung nagdidikit minsan pa nga dun sa mga product na pinipick up nila. Merong changes pala sa rules ni Shopee this year lang. Naka-receive ako ng message na sa August 24 or sa August this year, 2021, is ang mga seller na ang magpiprint ng mga labels nila, which is kailangan natin ng printer and yung specific paper na hindi nababasa. Thermal paper, I guess. So, itatakol ko rin siya sa mga susunod mga videos if you're interested about that topic also. And then, na-pick up na yung item. And pagka-pick up ng item is meron yung tracking number na pwede mong i-track yung item kung saan na siya.
Pero nag-a-update naman na sa ngayon, nag-a-update na si Shopee kung saan na yung mga item mo, saan na siya napunta, anong branch na. Pero minsan late yung ano nila, update. Kaya pwede lang mag-update kayo doon sa online mismo. Like for example, JNT Shopee na dala, isi-search nyo lang yung JNT online tracking, ganyan. At lalabas na yun at i-key-in nilang doon yung tracking number ng specific courier nyo. So, yung item pala is usually nade-deliver sa customer. Kung hindi peak seasons is nade-deliver siya. Pinakamatagal is 1 week. 1 week yung pagka-deliver niya. And once nade-deliver, paano nga ba yung payment? Paano yung payment? Yan yung usual na mga tanong. Paano ka mababayaran ni Shopee? So, ganito to. Pag nade-deliver ni courier, yung items kay buyer is tatanggapin na nila yung bayad. Assume natin na COD siya. Or any Shopee ganyan, Shopee wallet ba yung inano nila? Shopee Pay pala yung ano ngayon. Hindi pa siya automatically napapasok sa account mo kasi pagkatanggap ni buyer ng item is i-receive ni rider. Tapos, pag na-remit na yan ni rider or yung courier mo dun sa Shopee, hindi pa siya automatically din i-release yung payment sa inyo. Kasi, pag buyer kayo, pag hindi nyo pa na-click yung order receive, hindi pa yan magsisend din si Shopee sa mga seller ng payment. Kaya minsan, pag bago kayo, is nagtataka kayo na nasa, ano na siya, your income, kasi meron dyang mga button na makikita nyo pag seller na kayo na nasa your income na, pero hindi pa siya pumapasok sa seller balance natin, which is yung amount ng payment dun sa product natin. So, ganun yon. So, ano ang dapat gawin? For example, you're the buyer. Pag satisfied ka naman sa items at wala kang problema doon, pwede mo siyang i-order receive diretso. Saka pa i-release ni Shopee sa system ang payment dun sa seller. So, ganun lang yon. Pero what if hindi in-order receive? Kasi nga, minsan yung buyer is ngayon lang din nakapag-try ng ganyan or nasanay lang na basta nagbayad na siya, ang isipin nila is tapos na, nabayad na. Ganyan. So, pag hindi naman na-click ang order receive ni buyer is after 5 days, ay automatically mag-release na yun. Ma-release na yun ni Shopee ang payment doon. So, meaning to say, is papasok na siya dun sa seller balance mo. So, ngayon, paano nga natin ma-withdraw or paano matatanggap yung meron sa seller balance? So, yan yung ano natin is kailangan natin ng bank account. Ang bank account is ililink natin doon sa seller balance natin para makapag-withdraw tayo sa mga nagiging benta natin sa shop. And by the way, walang charge ang pag-withdraw sa seller balance as long as isang beses ka lang nag-withdraw in every week kasi meron silang free once a week. So, kung ako sa inyo, dapat weekly lang kayo mag-withdraw ng mga benta nyo kasi sayang na rin yun kasi may charge sila pag more than once ka. 15 pesos ata yun. 15 pesos if I'm not mistaken. So, ganun lang siya ka-easy. So, next na pag-usapan natin is wala bang charge si Shopee talaga? Before, wala talaga siyang charge. Like, kung ano yung item mo, ano yung item na binibenta mo. For example, binibenta ko siya ng 100 pesos. Yung papasok talaga sa seller balance mo is 100 pesos. Pero nag-change yung policy nila last year. Last year lang, mga around August. Around August, nag-change na sila na meron na silang transaction fee plus VAT, which is 2.24%. Which is hindi naman siya mabigat sa mga seller. Kasi convenient na siya eh. Pag ano mo, pipick upin na lang yung items sa bahay or sa meron kang area sa tindahan mo, hindi ka na pupunta doon sa branch ng like JNT or ng LBC. So, napaka-convenient na siya at 2.24%, maliit lang talaga siya. If you have any concerns or questions about this topic, please feel free to comment down below para ma-address natin yung mga concerns natin. And if ikaw na starting pa lang din sa small business mo, kung passion mo talaga ang pagbebenta or kung ano-ano lang, magpursige ka lang at yaan mo lang yung kung ano lang mga sasabihin nila.
So that's it for today's video, and sana nakatulong ako lalo na sa mga baguhan lamang na gustong maging seller sa Shopee. Thank you for watching and see you again sa next natin na vlog. Don't forget to like and subscribe sa channel ko and press the notification bell para updated kayo every time may bago akong upload.